So, what's up mga katero? So, ito na naman tayo sa ating panibagong vlog na ang pamagat ay making jump window. So, gagawa tayo guys ng hamba ng bintana. Kaya, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para sa mga updated na video na paparating na galing sa akin. Mahugani wood ang ating gagamiting materyales para sa ating window hump. Sukat niya is 45 inches by 120 centimeter. So yun nga mga katero, ipa-plat natin yung surface niya gamit ang cleaner. Pagkatapos natin siyang ikat mga katero, i-plat natin yung surface niya gamit itong linear. Cut natin siya mga katero sa 4 1/2. Yun ang size ng kahoy na dapat tabasin. Kasi yung ginamit nilang hollow blocks is size 4. Kaya pasosobra lang natin siya ng medya. Para makuha natin thickness niya, kailangan natin i-plant yung gamit ng linya. Yan na mga katero ang kinalabasan ng ating cutting. Yan. Bali ang ano niya is 2x4x4. Bali ang haba kasi niya mga katero is 4 feet. Yan. So, assemble natin mga katero. Oh,
nga mga katero, bali kakat ko ngayon siya. Ipoportugay po siya gamit itong cutting saw. Bali, ang gumagawa nito is mga professional lang talaga. Mga professional. Yun. Gagabang ako siguro. Yan mga katero, bali kakat natin siya sa ganyang ano. Bali 45 degree. Tama ba? 45 degree ba? Kakat ko siya gamit ang cutting saw. So, watch and learn. At yan na nga mga katero. Yan, 45 na siya ngayon. 45, gamit lang ang cutting saw. Yeah. At yan nga mga katero, bali na assemble na natin ngayon siya. Yeah. So ngayon ang gagawin natin is kikinisin na natin ngayon siya para mamaya is di-deliver lang natin tapos installation na. At ang susunod yung gagawin is papantayin natin yung mga sumobrang kahoy. At ang susunod is kikinisin na natin siya. So yun nga mga katero, bali di ba pala tapos yung hambang bintana na ginawa natin, kasi yung may-ari tagad siya ng design. Bali yung bintana na gagawin natin is gagawin natin siyang frame. Kumbaga ang kakalabasan ng bintana is magmumukha siyang frame. Yun, kasi doon daw ilalagay yung mga medal ganyan. So mga katero, hintay-hintay lang at mamaya makikita nyo yung final result. Yun na nga katero, bali assemble na natin ngayon yung design niya na parang frame. Mga katero, ikakat natin ngayon siya sa 1 inches. At yan na nga mga katero, i-fix na natin ngayon yung frame niya. Pagkatapos doon mga katero, tatapalan natin ngayon yung mga awang gamit ng body peeler. At tandaan, hindi tayo perfectong manggagawa. Walang perfecto na ginawa ang mga tao, kundi Diyos lang ang makakagawa nun. At kung sakaling tumuyo na ang ating body peeler na pinahid, lilihayin natin ngayon to gamit ang 60 silicone ulit na sandpaper. What's up mga katero? Ito na ngayon ang ating final result sa ating ginawang window hump.